Hello mga ka-legit Davar Cards, isa na namang nakaka-lurking updates ano patungkol dito po sa issue. Dahil matapos nang lumabas si Atasha, aba ito pong si Cassie na isa sa makambal ni Carmina Villaruel ay may bagong plano na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. At ngayong araw pag-usapan natin to dahil although talaga namang na-miss natin si Atasha dahil we expect that this Monday is mapapanood na po natin siya dito sa segment po ng EAT, no? Pero medyo may something pa po siyang kailangang ayusin at inaasikasin. Of course, for familiarity na rin na kanya mga gagawin. Hindi naman porkit na ipasok agad siya o na ipakilala siya is agad-agad ganun po, diba? Parang meron pa silang kinoconceptualize kung paano nila mas paiigtingin at mas pasisikatin pa ito pong si Atasha, no? Katulad po ng pagpasok ni Miss Maha Salvador, diba? Na pumasok po siya dyan, nagkaroon po siya ng special segment dahil magaling kong sumayaw si Maha. Ginawan po ng special segment ng branded Eat Bulaga itong si Miss Maha Salvador. Ganon din po si Atasha. Hindi siya basta-basta ipapasok dyan ng ganon-ganon lang na magiging host, no? Siyempre, the production line and the creative staff is thinking about the best plan for Atasha. Pero sa kabila po nito, ang dami pong mga isyong naglabasan. Una, yung issue po na patungkol po dun sa parang nag-iisip na ang kalaban kasi nga talaga nag-trending eh. At grabe po yung warm welcome ng mga netizen, ng mga legit Davar Cards dito kay Atasha kasi we cannot expect na ito nga po ay darating ano, na meron pa palang added na Davar Cards. Tapos kanina po nagpahiwatig itong si Lola Belen na meron pa siyang other siblings itong si Ellen. Sabi niya, meron pa daw silang, tatlo raw silang magkakapatid, tatlo silang anak ni Papa Ethan. So, yun po ang ating pong aabangan. Marahil, no, ang tinutukoy dito is yung kambal nga ni Atasha. So, dahil po dito, diba, dahil may twins nga din daw sa tape Bulagta. So, dahil po dito, parang napinipressure tuloy. Diba, ang plano po ng tape is talagang magkaroon na po ng cost cutting. Kahit ayaw nila aminin, talagang cost cutting yun. Dahil ibinalita po ng ilan sa mga news online ng Abante and Remate, sinabi po nila na magkakaroon daw po talaga ng halinhinan sa pag-host. Ang dinadahilan nila dahil meron daw po mga host ang Eat Bulaga or Generic Bulaga na tumanggap na raw ng ibang mga projects sa ibang mga dito po sa GMA. Which is, ang tinutukoy, ang tangi lang daw na magiging regular host ay si Isko at saka po itong si Paolo dahil sila lang naman talagang tunay na may kontrata or long-term contract dito po sa tape. Pero, ang tanong, bakit po biglang nagbago ang plano? Kasi kasama po sa mga halinhinan itong si Cassie at si Mabi. Nung nabalitaan po nila na nakapasok na nga si Atasha na twins po ni Aga Mulak and ni Charlene Mulak, ay Aga Mulak and Miss Charlene, o no? Charlene Gonzalez Mulak na nakapasok na ito. Biglang binago po ng tape yung kanilang plano. This Monday, napanood po natin si Cassie. At hindi lang yun, siya pa ang invited na parang siya yung nilagay na cover photo para po sa panibagong segment ngayong Lunes, no? Talagang pinapakita lang nila, no? Kung may Atasha kayo, may Cassie din sila. Kaso nga lang, pangit lang sa part po ng kambal kasi parang naging ano sila eh, naging alternative, diba? Siguro kung hindi po pumasok si Atasha bilang bagong legit Davar Cards, tuloy pa rin ang plano na hindi sila regular na mapapanood sa brand dito po sa Generic Bulaga, no? So masakit po yun sa kalagayan po ng kambal, lalo-lalo na ng kanila mga parents kasi parang naging ano sila eh, mangit man yung terminologies, parang naging panakibutas lang sila, no? Parang naging ano sila, alternative na panlaban, no? Para tuloy ang pressure nandun ngayon sa kambal ni Carmina.
Kaya ngayon, mas siguro po ang maipapayo natin dito, no, sana maghanap din siya, or kung ako sa kanya, kung ako kay Miss Carmina Villaruel, hindi ako papayag na ganun yung treatment sa mga anak niya, no? Na parang porket ba nakita nyo at naisip ninyo na pwedeng ang ipangtapat ng tape dito po kay Atasha eh si Cassie eh bigla nyong niregular na mag-host, diba? So yan po yung ilan sa mga pinag-iisipan ngayon. So sana lang si Carmina maisip niya din yung kalagayan ng kanyang mga anak. Mas maganda nga i-pull out niya na lang yung mga anak niya dyan hanggat ano pa, hanggat sikat pa tong dalawang ito, no? Para at least pag alis man nila dyan is may career pa rin sa naghihintay sa kanila. Sayang kasi, diba, lalo-lalo na po yung mga host na nandyan. Nadadamay po kasi sila sa ano, may sa bashing, nadadamay sila sa hate ng tao. So, ito po yung picture po ni Miss Cassie na sumambulat po sa atin bago po magsimula, habang nagla-live sila or bago magsimula ang live, ipinost na po nila yan, ang may caption pang Fresh Monday with Cassie. Oh, di ba? So parang dito palang pinapakita nilang triggered talaga sila kay Atasha eh. At hindi nila kayang, kumaga parang naghahanap sila ng chance na matapatan itong si Atasha dahil kilala natin ang Eat Bulaga. Napakagaling po nilang magpasikat ng talent. So unahin na natin, di ba? Example na natin si Miss Maine Mendoza na sabi niya nga, wala naman daw siyang talent. Wala din, hindi siya marunong kumanta, hindi marunong sumayaw, hindi marunong umarte. Pero nakita natin that because of those people around them, Miss Jenny Pere, yung mga creative staff, yung mga host na nakasama niya, eh gumaling siya eh, di ba? So ganun din po si Atasha, we expect something good and great coming from them. So we will always look forward yung pagsikat at talaga namang pagkalampag ni Atasha dito po sa Philippine showbiz industry. So, congratulations Atasha and EAT. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo o reaction patungkol po sa pagpasok, ano, nung ating pong late last update, last Saturday. Magbabasa po tayo, no? Basahin po natin ang komento mula kay user. Alam mo, mga magulang niya, kung saan siya nararapat lumabas at kung saan siya sisikat sa EAT TBJ. Walang naging host ang TBJ na hindi sumikat. True lalo. Walang halong eklabar ba yan? Totoo yan. Na lahat po ng mga naging host dyan, eh talagang nakilala ng husto. Walang eme-eme yan. Totoong totoo yan, ano. So, dahil dyan, ito naman pong ilan sa mga komento pa. Sabi ni Budik Leslie, welcome Atasha Mulak sa EAT at TBJ. Hindi siya nagkamali na dyan siya sa EAT, mas lalo siya gagaling mag-host kasama ang Davar Cards. Ayun. So, totoo po yan. Kasi bago po sila pumasok as a host, may training yan eh. Meron po silang kailangan gawin, meron silang mga pinapractice. At they make it a point na talagang ano siya, magbe-blend po siya. Diba? Katulad ng ginawa nila kay dito kay Karen, diba? Tingnan nyo naman si Karen ngayon, diba? Kilala na din. Sabi pa niya, na talagang makikita natin yung pag-alagwa ni Atasha dito po sa napakagandang choice at napakagandang desisyon niya na maging part po ng EAT, the OG or original TBJ, ano, kasama ng ilan sa mga legit Davar Cards. Signan nyo, pansinin nyo, napakakunti lang po ng host ng EAT. Pero talaga namang ang suporta ng tao, gano'n na lang, dahil po sa inyo lahat yon, mga legit Davar Cards. Sabi ni Tida Mateo, hindi nagkamali si Atasha sa pagpunta niya sa EAT TBJ. Ang ganda niya at ang galing sumayaw at kalog din. Ayun. Ang alam ko po, ano siya, parang Bisaya siya, ganun. Parang may accent pa siya ng pagka-Bisaya, pero napakaganda po niya, grabe. Para siyang beauty queen, ano. Kuwang-kuwa niya yung mukha ni Miss Charlene nung siya po ay talagang beauty queen. Parang halo yung mukha ni Aga Mulak tsaka ni Miss Charlene. Sabi man ni Jolly Bautista, sayang yung kambal ni Carmina doon napunta sa hindi pa sumisikat ni Lubog na kasama. Sayang, napakabait ni Carmina. True, ito nga po yung sinasabi natin na sana mag-isip po si Miss Carmina Villaruel, ano? Pag-isipan niya yan at sana maisip din ng manager niya na kung ano yung dapat gawin. Sabi naman ni Dancel Washington, wow! Mas lalong pinapasaya ang pananghalian ng mga legit Davar Cards at TBJ Solid. Ayun. Talagang sobrang ang dami-dami po talaga. Alam nyo kapag po, ano, pag nag-browse po kayo sa news online, puro si Atasha ang ano, ang laman ng news online pagkatapos po ng EAT last Saturday. Grabe,
Nag-trending pa siya number 1 sa Twitter, tas number 2 yung hashtag legit Dover Cards. So kaya naman asahan natin na talagang mas kaganda at mas talaga namang aabangan pa ito pong show na ito. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.